Sumainyo niyo ang Panginoon. Magandang araw po sa inyong mga tanglaw. Itong ating pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayong araw pong ito ay Miyerkules at ang ating mabuting balita ay hanguin natin mula kay San Lucas, Kabanata 12, mga talata 39 hanggang 48. Sinasabi sa mabuting balita ang ganito, kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung kailan darating ang magnanakaw, disen sana ito ay naghanda at binantayan upang hindi mapasok ang kanilang bahay. At karugtong din po ito nung sinasabi ni Jesus na sa mabuting balita kahapon tungkol sa alipin na nagiging tapat sa pagbabantay sa pagdating ng kanyang amo, sapagkat hindi alam kung kailan darating, at ang matatagpuan na alipin na nagbabantay ay tiyak na bibigyan ng malaking gantimpala. Kaya nga sinabi ni Jesus sa bandang huli ng mabuting balita, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan sa malaking bagay, pero ang hindi mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, hindi rin mapagkakatiwalaan sa malaking bagay, at ang mapagkakatiwalaan ay bibigyan pa ng mas marami, at yung kakaunti na hindi na mapagkakatiwalaan, kahit ang kakaunti ay kukunin din sa kanya. Mga kapatid, magandang pagnilayan yung katotohanan na tayong lahat ay pinagtitiwalaan ng Diyos. Unang-una na, pinagtiwalaan tayo ng Diyos sa ating buhay. Pangalawa, anumang mga material na bagay na mayroon tayo, pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ang inyong mga anak, pinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Ang inyong mga trabaho, pinagkatiwala sa inyong Diyos. Tayong lahat ay mga katiwala ng Diyos. Nagtitiwala ang Diyos sa ating lahat. Nagtitiwala ang Diyos na may magagawa tayo para sa kaharian ng Diyos. Nagtitiwala ang Diyos na we can make a difference. Kaya nga, ang tanong lamang, tayo ba naman ay nagtitiwala sa sarili natin? Samantalang nagtitiwala ang Diyos sa atin, tayo ba ay nagtitiwala sa ating sarili? At ang pagtitiwala natin sa ating sarili ay magmumula sa ating pagiging tapat din sa ating sarili. Ang pagtitiwala natin sa ating sarili ay manggagaling doon sa katotohanan ating tinatanggap sa ating sarili ng ating lakas ay nanggagaling walang iba kung hindi sa Diyos. Sana mga kapatid, pagnilayan natin ang ating pagiging mga katiwala at ang ating pagiging mga handa na maglingkod sa ating Panginoong Diyos anumang oras. Yung hindi tayo magaling lamang kapag may makukuha. Sabi nga po ay kapag may makukuha, may mapapala, ang galing-galing natin. Pero pagka wala tayong makukuha at tayo pa ang makukunan o magagastusan, ika nga, parang teka muna, napapadalawang isip tayo. A true servant of the Lord will serve even if unrewarding ang kanyang ginagawang paglilingkod. Sabi nga, kahit na wala ka namang mapapala, pero huwag mong tingnan sa material na compensation o sa kung ano pa mang mapapala natin na makamundo. Sa bandang huli, ito pong ating tatandaan. Our greatest reward as servants of the Lord is heaven. Our greatest reward as faithful stewards of the Lord is none other than the kingdom of God. At siguro, sapat na iyon. Sana mga kapatid, ngayong araw na ito, tanungin natin ang ating sarili, tapat ba ako na lingkod ng Diyos? At kung ako'y nagiging tapat ng Diyos, sigurado pagpapalain tayo na higit sa kung anumang inaasahan natin na nagmumula sa Diyos. Be blessed that you are faithful servant of the Lord. Amen.